Hello mga ka-inspired, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sa vlog po natin ito ay pag-uusapan natin ng ilang tips and advice para sa mga taong gustong mag-vlog kaso nahihiya po. Sayang naman mga ka-inspired, gusto mong mag-vlog? Kaya yan, mag-start ka na po. Pero bago yun, pakitapos po ng vlog na ito upang marami ka pong matutunan at sana ma-apply mo to sa iyong sarili upang makapagsimula ka na po ng sarili mong YouTube channel. Maraming salamat po sa muling pagbisita at panonood po ng video kong ito. At sa mga bago po na napadpad dito, maraming salamat po. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, pasubscribe na po. Ikaw na pong bahala kung i-click mo ang notification bell. Like and comment po pagtapos kung nagustuhan niyo po at kung gusto niyo magpa-shoutout and may request pa kayo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At sa tip number 1 naman po mga ka-inspired is kailangan po nating maging positibo. Maging positibo po sa pag-iisip na kaya nating mag-vlog. Dahil kung iisipin po natin hindi natin kaya, ayun po ang mangyayari. Kung iisipin po natin yung iisipin at sasabihin ng iba, ay kahit kailan po is hindi tayo makapagsimula. Mas lalo lang po tayong natatakot at mas lalo lang po tayong mahihiya kung puro negatibo po yung iniisip natin. Kailangan palitan po natin ng positibong pag-iisip. Isipin natin kaya natin. Isipin natin magtatagumpay po tayo. Kailangan maging positibo tayo. Kung sa umpisa pa lang is iniisip nyo ng talunan kayo or hindi nyo kaya, sa umpisa pa lang po talo na talaga kayo at wala nang pag-asa. Kailangan po maging positibo po tayo para makapagsimula po tayo at para makapagpatuloy po tayo. Huwag nyo pong iisipin yung sasabihin ng iba dahil hindi naman po sila yung magbablog eh, kundi kayo po. At kung may mambash po sa inyo, masanay lang po kayo dahil nandyan lang po talaga sila. Sabi nga po ng isa mga sikat na YouTuber na si Lloyd Cadena, hindi balanse ang mundo kung walang basher. Kaya mga ka-inspired, maging positibo po. At magsimula ka na pong gumawa ng YouTube channel. At para naman mga ka-inspired sa tip number 2 is, panoorin at pag-aralan ang mga vlog o pagbablog ng mga sikat na YouTuber. Mga ka-inspired, sino pa nga ba ang dapat nating tularan? Siyempre yung mga nagtagumpay na po sa pagbablog. Kahit saan naman pong larangan, halimbawa gusto nyo pong maging matagumpay na negosyante. Sino po bang papakinggan nyo? Yung mga nagsisimula pa lang? Yung mga walang negosyo? O yung mga nagtagumpay na sa negosyo? Kung gusto nyo maging magaling na basketball player, sino po dapat yung hangaan? Di ba dapat si Jordan o si LeBron James? Mga ka-inspired, gawin nating inspirasyon yung mga taong nakapunta na po doon sa gusto nating puntahan. Yung mga taong nagtagumpay na sa landas na gusto nating daanan. Sino po bang mga sikat na YouTuber? Dito lang po sa bansa natin. Si Kong TV, Lloyd Cadena, Kate Talents at iba pa po. Marami po sila. Panoorin po natin yung mga vlog nila. Pag-aralan nyo po kung paano sila nagbablog. Paano ba nila na-attract yung mga tao. Kaya lagi nanonood sa kanila yung mga tao. Ganon din po yung ginagawa ko. Kasi mga nagtagumpay na po sila eh. Kailangan matuto po tayo sa pagkakamali ng iba. Pero kailangan matuto rin po tayo mga ka-inspired sa tagumpay ng iba. So mga ka-inspired, panoorin nyo yung mga vlog ng mga matatagumpay na YouTuber. Dahil meron tayong matututunan sa kanila. Kung sisikapin lang natin pag-aralan yung mga ginagawa nila. At sa tip number 3 naman po mga ka-inspired is, mapapayo ko po sa lahat ng mga nahihiyang mag-vlog pero gusto po sana mag-vlog is, mag-practice po sa harap ng salamin or sa loob ng kwarto nyo. Sa harap po ng salamin kasi makikita nyo po lahat ng kilos nyo eh. Mapapractice po kayo doon kahit na pakonti-konti. At kung nahihiya po talaga kayo kahit sa loob ng bahay is nandun yung mga kapatid nyo or nanay tatay nyo, kung nahihiya po kayong makita nila, is sa loob po ng kwarto. Pwede naman po na hindi kayo magsalita eh. Yung bang kunwari nagsasalita kayo pero kumikilos lang, parang ganito po. Parang ganun po. Parang sa boxing, di ba? Yung wala naman silang kalaban, ang tawag po itong shadow boxing, yung sumusuntok lang sila sa hangin. Parang ganun din po yung practice sa pagbablog. Kahit di ka po nagsasalita, parang gumagalaw yung bibig mo, gumagalaw yung kamay mo, yung katawan mo.
parang ini-imagine mo is nakaharap ka na sa camera at nagbablog ka na. Masasanay ka po, ganun po yung ginawa ko sa loob po ng kwarto. Parang kahit parang tanga is nasanay naman po ako. Ito po, nagiging habit ko na nga po. Mga ka-inspired, practice lang po yan. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Huwag nyo sabihin hindi kayo magaling. Lahat po tayo magaling. Tsaga lang po, tsaga. Wala pong madali sa umpisa, mga ka-inspired. Lahat mahirap. Kahit po yung mga matatagumpay na po na vloggers, naghirap din po yan. Nahiya din po yan sa mga unang vlog nila, nahihiya din po yan. Noon, pero ngayon sanay na po sila, puro napakakulit na nila sa harap ng camera. Ganon din po ang mangyayari sa atin balang araw. O sa inyo, sa umpisa po talaga nakakahiya. Kung mapapanood nyo po yung una kong vlog, panoorin nyo po yan, ito po siya. Sa loob po ng Walter yan. Naisip ko po mag-vlog sa loob po ng Walter kasi alam ko po may hagdanan doon na nakatago. Iniisip ko nga po baka may dumaan eh. So nagtatago pa po ako ng sobrang hiya. Pero ngayon po, kahit na sa maraming tao, kaya ko po mag-vlog. Maka-inspired practice lang yan sa harap ng salamin o yan, sa loob ng kwarto niyo po. At sa pang-apat na tip naman maka-inspired para sa mga gustong mag-vlog kaso nahihiya is pagsama ng isa o dalawa pang tao sa inyong pagbablog. Kung nahihiya po kayo dahil siguro dahil nag-iisa lang kayo, magsama po kayo ng isa o dalawa o higit pa kung gusto niyo po para pampatanggal din po ng hiya yun. Tapos mas masaya pa po yun, nagkukulitan. Parang normal lang yun kasi nagtatawanan kayo, malamang nagkukulitan ngayon. Masasanay ka po and hindi ka pakakabahan dahil kasama mo nga yung mga kaibigan mo. Parang wala lang tuloy, parang hindi ka masyadong nahirapan dahil nandiyan naman sila eh. Pero kung nag-iisa ka, di ba po, parang nakakailang, lalo na kung ikaw lang mag-isa, harap mo yung camera. Tulad itong ginagawa ko, tulog na sila mama, kapatid ko, ako na lang mag-isa dito sa baba, nagsasalita ako mag-isarap ng camera. Pero hindi po useless yun dahil nandiyan kayo. Ikaw, oo, ikaw. Pero yun nga po mga ka-inspired, sa pang-apat na tips is, pagsama ka ng isa o dalawa o higit pa kung nahihiya ka. Isa po yung technique para makapagsimula ka mag-vlog, mga ka-inspired. Sama mo yung kapatid mo, or boyfriend mo, or girlfriend mo, or sino mang pwede mong makasama sa pagbablog para makapag-start ka na po. At ang panglimang tips ko naman mga ka-inspired para sa mga baguhang vlogger or mga gusto magsimulang mag-vlog kaso nahihiya. Ang panglimang tips mga ka-inspired is mag-vlog muna sa madaling araw. Tulad ng ginagawa ko ngayon, madaling araw po ngayon. Pwede naman po akong mag-vlog sa umaga, kaya ko naman po, or kahit sa public pa, pero napili ko pong maging madaling araw is para tahimik. Pero hindi po ibig sabihin na nahihiya pa po, pero hindi na po ako masyadong nahihiya ngayon dahil medyo nasanay na po. Pero para po sa inyo, isa po sa mga tips ko is mag-vlog po kayo sa madaling araw. Kasi nga po sa madaling araw is tulog na po karamihan ng mga tao, and tahimik, and kailan po mag-isa, di ba po? So isa rin po yun sa technique. Para po hindi kayo mahiya dahil natulog na yung mga tao eh, madaling araw na eh. Pero alam ko pagising yung mga magulang mo. Kaya kailangan bahala ka na dumiskarte na hindi sila magising na pagbablog mo. Pero isa po yun sa paraan para makapag-start ka at di ka mahiya. Mag-vlog ka muna sa madaling araw. Yun po mga ka-inspired. Kung naanto ka na is mag-alarm ka na lang. Yun lang po yung mapapayo ko, ma-advise ko mga ka-inspired. Mag-vlog muna sa madaling araw kung nahihiya o nagsisimula pa lang po. At ang pang-anim na tips ko naman po mga ka-inspired is bumili ng magandang camera. Ito naman po is para sa may mga budget lang naman po. Kung kaya nyo naman po bumili ng magandang camera, bumili po kayo kasi po iba po yung nadadagdag na confidence eh. Iba po yung nadadagdag na confidence kapag maganda po yung camera. Promise po kahit mahiyain ka, basta sobrang linaw, sobrang ganda ng quality ng camera mo or ng video mo is madadagdagan talaga confidence mo. Proud ka kasi sobrang linaw. Pero para sa mga wala namang budget, okay lang po yan. Basta tulad po nito, cellphone lang po yung ginagamit ko. Huwag niyong gawing dahilan yung mga wala po kayo. Pag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Kaya mga ka-inspired, maghanap tayo ng paraan. Sa mga may budget dyan, pampadagdag confidence, bumili ng magandang camera. At ang pang-pitong tips naman mga ka-inspired, hindi ko na sana isasama to, kaso
May marami kasi nagsasabi nito eh. Pang pitong tips mga ka-inspired is magpaganda o magpagwapo. Alam nyo mga ka-inspired, karamihan po kasi sa mga tao is ang dahilan nila is ang pagbablog lang daw po is para sa mga magaganda o gwapo. Hindi naman daw po sila maganda o gwapo, kaya nahiya sila mag-vlog. Hindi po totoo yan mga ka-inspired kasi hindi naman po sa nilalat o hindi naman po. Hindi man po kagwapuan at kagandahan yung ibang vlogger eh. Totoo po, tulad ko, hindi naman ako kagwapuan. Bakit ako nag-vlog? Dinadahilan nyo lang po yan. Sabi ko nga, pag ayaw, may dahilan. Pero pag gusto, may paraan. Tsaka huwag nyo pong sabihin na pangit po kayo. Wala pong taong pangit, mga ka-inspired. Dahil tandaan nyo nang sasabihin ko habang buhay. Habang buhay talaga. Ang mga taong nagsasabi na merong pangit o may sinasabihan silang pangit is parang inaasar ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, wala namang nilikhang pangit yan, di ba? Lahat maganda. O, laging iisipin maganda at gwapo kayo. Pero sige, kung ang dahilan nyo talaga is napapangitan kayo sa sarili nyo, ang dahilan nyo talaga is hindi kayo bagay sa harap ng camera, sige, ang pangpitong tips po ay ayon, magpaganda o magpagwapo. Siguro naman, magkano lang po yung pulbo. Or magkano lang magpagupit ng buhok. At kung ano pang klaseng pwedeng magpaganda sa inyo. Alam nyo na yan, lalo sa mga kababaihan. Sa mga kalalakihan, hilamos lang po yan. Sige, kung yan ang gusto nyo, sige, magpaganda at pagpagwapo kayo. Makapagsimula lang kayo mag-vlog. At ang pinakahuli mga ka-inspired, na pangwalong tips po, pangwalong tips is, never give up and be consistent. Never give up po kasi, lalo na po sa mga nagsimula na po, huwag na po kayong sumuko, be consistent po. Kasi sayang naman po yung nasimulan nyo. Nagsayang na kayo ng pagod, nag-effort na po kayo. Diba, baka gumastos pa kayo. Tapos biglang susuko lang po kayo. Huwag pong ganun mga ka-inspired. Never give up po sa pagbablog. Ganun po talaga sa umpisa. Parang walang nanonood. Parang walang nagsusubscribe. Parang walang nagtitiwala sa inyo. May nang babash pa. Pero ganyan po talaga sa umpisa. Yung karamihan po sa mga matatagumpay na vlogger ngayon is ganyan din po yung dinanas. Nagsimula lang po sila sa isang views, sa isang subscriber. Ang dami nilang basher. Pero sumuko pa sila? Hindi. Ang pinaniniwalaan ko mga ka-inspired is ang umaayaw ay hindi nagwawagi po talaga yan. At ang mga nagwawagi ay hindi umaayaw. Kanta po niya na yun, Pwede Aguilar. Narinig ko po kanina. So na-inspired po ako dun. Pero totoo po kasi yun. Ang umaayaw po hindi po nagwawagi yan. So pag nagsimula na po kayo mag-vlog, tuloy-tuloy nyo na po and be consistent. Consistency is the key. Tandaan nyo mga ka-inspired. Hindi po yung action, yung pinakaumpisang galaw, yung unang gagawin nyo, hindi po yun. Ang pinaksikreto po is yung consistent. Yung tutuloy-tuloy nyo po, hindi kayo titigil. Yung kahit na mapilit na kayo, mapahiya kayo, mabash, magkamali, tutuloy-tuloy pa rin po. Ayun po yung consistent. Pag naging consistent kayo mga ka-inspired sa kabila ng lahat, maniwala kayo sa bandang huli magtatagumpay kayo. Promise, be consistent, huwag kang titigil. Magtiwala ka sa sarili mo. At higit sa lahat, magtiwala sa Panginoong Diyos. Never give up and be consistent, mga ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. At muli, kung hindi ka pa nagsubscribe sa aking channel, pasubscribe na po at paklik na rin po ng notification bell para maging updated po kayo sa mga future upload ko po. Maraming salamat mga ka-inspired. Sa panahon ngayon, mas lalo po kayo mag-ingat. Mahal na mahal ko po kayo. Kung nagustuhan niyo po, like and comment po. Kung may suggestion kayo or gusto niyo magpa-shoutout. Maraming salamat mga ka-inspired. At muli, be inspired.